Is this your apartment? Tanong ni Rob. Yes, come in. Sabi ni Jasmine at nabuksan na rin yung pinto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bastos ka talaga. Ang yabang mo. Kung ano man yung pinagmamalaki mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Maring sambit ng ginang sa kanyang anak. Sumagot naman si Tio Baldo. Lucy, tama na yan. Umalis na lang tayo. Total, hindi naman tayo welcome dito. Nag-aaksaya lang tayo ng pamasahe para sa bastos na anak mong yan. Kaya tama lang desisyon niya na bumukod at mag-solo na lang dahil kung makakasama natin yan ulit sa bahay, nako, patawarin ako ng Diyos. Baka kung ano nang magawa ko rin yan. Kaya tara na. Huwag mo nang pag-aksayahan yan ng panahon. At may anak ka pa rito, si Alden. Sa kanya mo na lang ito on ang buong atensyon mo. Palibhasa man ang mana sa ugali ng balasubas niyang ama. Sigaw naman ni Baldo na nagpapigil din sa galit dahil sa pagpapahiya sa kanya ni Jasmine. Ngunit ang mapasali na sa usapan ng ama ni Jasmine ay doon na siya hindi nakapagpigil. Huwag mong idadamay ang papa ko. Wala ka pa sa kalingkingan niya. At kung ang isusumbat ninyo ay ang paglolo ko niya kay mama, bakit hindi mo tanungin si mama kung sino talagang nauna sa kanilang dalawa at kung anong klase siyang asawa kay papa? Sigaw niya sa kanyang tiyuhin at saka dinurupan niya ito. Kahit naman kasi nagloko ang ama ni Jasmine, ay mabait pa rin ito sa kanya at talagang may malasakit pa siya. Sa katunayan ay papa's girl naman talaga si Jasmine at nagkanda letse-letse lang ang buhay nila nang dahil kay Lucy. At nagkataon ding masama ang ugali na napangasawa ng kanyang ama kaya talagang hati na rin ang oras sa tulong nito sa kanya. Sa kabilang banday, tila nasakta naman si Ginang Lucy sa sinabi ni Jasmine. Walang hiya ka. Matapos kitang alagaan, gaganyanin mo ko? Wala kang utang na loob. Napakakapal na mukha mo. Palibhasa kung ano-anong sinasabi sa'yo ng iyong ama, kaya nalalaso na pati ang utak mo. Tandaan mo to, Jasmine, ha? Wala ka sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa akin at ng Tito Baldo mo. Tatandaan mo yan. Mariing sabi ng ginang. Kinaraganan ni Baldo ang kanyang anak na si Alden at niyaya na si Lucy na umalis. Tara na. Nag-aaksaya lang tayo ng oras sa walang utang na loob na yan. Pagalit na sabi ni Baldo at patabog nang lumabas ang bahay. Sumunod na rin ang ginang na samang-samang loob, hindi lang dahil sa sagutan nila ni Jasmine kundi dahil na rin sa hindi nila nakuha ang pera sa dalaga, which is yun naman talaga ang pakay nila. Napaupo na lamang si Jasmine sa kanyang sofa at doon ay tuluyan na siyang umiyak. Buisit! Buisit na buhay to! Paano ba maglaho? Ayoko na! Sabi niya sa sarili. Samantala, kina Rob naman ay tumataas din ang tensyon dahil sa taas ng expectation ng kanyang mga magulang sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagpupursige si Rob sa kanyang pagdodoktor. Ang mahigitan ng expectation ng kanyang istriktong ama. Rob, how's school? Tanong na kanyang inang si Ginang Claudia. Naroon naman sila sa pagkainan at sabay-sabay na kumakain. Good. We had a lot of exams lately pero kinaya naman. Sagot ni Rob. Sumabat naman si Ginoong Fernan. Dapat lang nakayanin mo, son. Don't disappoint me. Makahulugan niyang sabi. Tumingin naman sa kanya si Rob at sumagot. Yes, Dad. I know. Paninigurado niya sa ama. Ganito lagi ang tagpo sa kanila. Malaki nga ang bahay, mahabang mesa, pero magkakalayo naman habang kumakain. Malungkot, tahimik, hindi usong pagkakamali at dapat puro perpekto at magaling. Nang mga sumunod na araw, dala ng mabigat na emosyon ni Jasmine noong nakaraan, ay napasarap na ang kanyang tulog at nakaligtaan ang una nilang klase. Hoy, Jasmine! Bakit hindi ka umattend ng anatomy? At saka hinahanap ni Sir yung isang microscope. Hiniram mo ba? Bungad sa kanya ni Lorelee.
Umupo na roon si Jasmine ang may nakakatamad na itsura. Oo, hiniram ko. Bukas ka na lang dadalhin. Marami ba tayong ginawa? Tanong niya sa dalawa. As usual, exam na naman. Teka, eh bakit ka nga ba wala kanina? Usisa naman ni Christy. Huminga ng malalim si Jasmine at saka sumagot. Wala ako sa mood eh. Tinanghali ako ng gising. Palusot niya. Tinitigan naman ni Lorelie ang kanyang mga mata na namumugto pa ng dahil sa pag-iyak. Tapos mugto pa yung mata mo? Tanong niya kay Jasmine. Hindi naman nakumbinsi kaya muling nagtanong si Lorelie. Yun totoo. Anong nangyari? Tapos kilay niya ang tanong. Wala. Nanood lang ako ng K-drama kagabi. Muling palusot niya. Kahit kaibigan niya ang dalawa, hindi pa rin niya magawang aminin sa mga ito ang kwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayaw niya kasi nahusgahan siya o kaawaan kaya kinikimkim na lamang niya ang kanyang sama ng loob. At iniiyak na lamang. Wow! Ang isang Jasmine na atik sa mga evils at exams ay mas inuunang panonood ng K-drama kaysa sa ACADS. That's unbelievable, girl. Huwag nga kami. Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Christy. Eh, bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Pagsusungit naman ni Jasmine. Wala rin kasi siya sa mood na magpaliwanag, kaya binaliwala na lamang niya ang dalawa. Kung kaya't iniba na lamang niya ang usapan at ibinalay ang atensyon kay Rob. Siya nga pala, hinanap ba ako ng suplado na yan? Seryoso niyang tanong kina Christy at Lorelie. Napatawa naman si Lorelie. Nakalog. Wow, ang lakas! E kulang na nga lang ay isilid ka niyan sa sakot e tapon sa ibang planeta para hindi ka niya makita. Tapos, i-expect mo na hahanapin ka niya? Wow ha! Iba ka, Jasmine! Pagbibiro niya. Ah, kung sa bagay, sino nga ba naman ako para hanapin, diba? Seryosong sagot naman ni Jasmine. Bigla namang natahimik ang dalawa. Naramdaman nilang baka nga may pinagdadaanan ng kanilang kaibigan kaya iniba na lamang din nila ang usapan. Hoy, ang drama mo ha? Joke lang yon. At ito na nga, kanina sa anatomy, nag-activity kami. Pero dahil kulang, itutuloy na lang daw bukas. Partner by partner, lalaki at babae. So, si mamang namili ng mga kapartner. At ang kapartner mo ay walang iba kundi si... Nabuhaya naman si Jasmine sa sinabing iyon ni Lorelie. Seryoso pa rin ang mukha niya pero sa loob-loob niya ay hinihiling niya na sana si Rob ang sabihin nito. Si Mr. Hottie Rob! Masayang pagpapatuloy ni Lorelie. Hindi naman makapaniwala si Jasmine. Talaga? Nauutal na tanong ni Jasmine. Pero nakangiti pa rin ang dalawa. Yung totoo ha, sasaktan kita. Dagdag pa ni Jasmine. Oo nga, hindi ba Christy? Sabi pa ni Lorelie at kaagad naman na sumang-ayon si Christy. Yes sis, to na yon. Kahit itanong mo pa sa kanya. Sabi niya. Inihanda naman ni Jasmine ang kanyang sarili at akman ng tatayo para siguraduhin nga ito kay Rob. Sigurado kayo ha, kapag ako napahiya na naman ha. Pananakot ni Jasmine sa dalawa. Hindi ka pa ba nasanay? Eh di ba lagi ka naman yung pinapahiya? Go na, lapitan mo na. Pamimilit naman ni Lorelie. Dahil hindi na rin naman kumpleto ang araw ni Jasmine na hindi nasusungitan ni Rob, ay lumapit na nga siya rito. Totoo man o hindi ang sinasabi ng dalawa, ay wala na siyang pakialam basta ang gusto lang din niya ay makita at makausap ang masungit na si Rob. Na makalapit si Jasmine ay kaagad niya nang tinanong ang binata. Hi, ikaw nga bang partner ko sa anatomy? Diretsahan niyang tanong. Napatingin naman si Rob sa mga mata ni Jasmine na namumugto. Hindi na lamang niya ito pinansin bagos ay sumagot na lang. Unfortunately, yes, sabi niya. Napataas naman ang kilay ni Jasmine sa sagot na iyon ni Rob. Wow ha, unfortunately talaga. Anyway, kailan tayo gagawa? Bukas na raw ang presentation ha. Sabi ni Jasmine sabay irap.
umupo na rin siya sa tabi nito. I think wala na tayong klase kaya pwede na nating simulan ngayon, sabi naman ni Rob. Okay lang ba sa'yo? Dugtong niya sabay tingin kay Jasmine. Kailangan maging mabait ngayon ni Rob sa kanya para makisama si Jasmine sa task nila. Sa kanya kasi nakasalalay ang magiging grado nila. Kapag hindi maayos ang assigned topic kay Jasmine, ay damay na rin pati ang grado niya kaya kailangan niyang maging mabait sa babae kahit 2 araw lamang para magseryoso ito. Oo naman, tara na. San ba tayo gagawa? Tugon naman ni Jasmine na tila biglang sumaya. Nag-isip naman si Rob. We need an area na walang crowd, na tahimik, no distractions at higit sa lahat, yung walang time limit ang pagstay. May alam ka ba? Tanong niya kay Jasmine. Ang tanging maisasuggest lang naman ni Jasmine ay ang kanyang apartment. I think, oo, tugon ni Jasmine. Where? Tanong naman ni Rob. Hindi na sinabi ni Jasmine kung saan at bigla na lamang hinila si Rob palabas ng classroom. Napatingin na lang sina Christy at Lorelei at saka umiling-iling. Basta, tara na, sabi ni Jasmine na tumayo na rin si Rob. Hindi na rin naman ito makakaangal pa dahil si Jasmine ang batas ngayon. E saan ba tayo pupunta? Malayo pa ba? Tanong ni Rob. Hindi, malapit na. Dito lang oh, sagot naman ni Jasmine. Sandali silang huminto upang kausapin ni Rob ng masinsinan si Jasmine. By the way, we need this to be perfect, okay? Sa'yo nakasalalay ang grades ko. Kapag pumalpa ka, ibig sabihin damay ako. Kaya please, I need your cooperation. Nag-aala lang sabi ni Rob. Oo na, masyado ka namang kabado eh. Ako lang to, okay? At isa pa, hindi lang ikaw nangangailangan ng good grades. Ay hindi pala, best grades. I need it too, sagot naman ni Jasmine. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa apartment ni Jasmine. Is this your apartment? Tanong ni Rob. Yes, come in, sabi ni Jasmine at nabuksan na rin niyang pinto. Na makapasok sila ay kung anong kalat kahapon ay ganun pa rin ang kalat ngayon. Malinis din kasi sa gamit at sa katawan si Rob kaya tila nadismaya siya sa natat na nakalat sa loob. You're a terrible housemate, ang kalat mo, sabi ni Rob kay Jasmine. Umirap naman si Jasmine at nagtungo sa kanyang ref para kumuha ng kanilang mamemeryenda. Ay nako, pwede ba? Nasermon na ako ng nanay ko tungkol dyan kahapon kaya kota na ako. Kaya please, enough na, sabi niya. Upo ka, huwag kang mahiya. Maghahanda lang ako ng merienda mo, dagdag niya pa at umupo na rin si Rob habang iginagala pa rin ang kanyang paningin sa buong paligid. No need, simulan na lang natin para mabilis tayo matapos, pag-ayaw naman ni Rob. Eh bakit ka ba nagmamadali? Di ba ito naman ang gusto mo? Ang lugar na walang time limit. Kaya go with the flow ka lang. Mag-relax ka lang dyan para may lakas tayo mamaya, sagot naman ni Jasmine. Namilog naman ang mga mata ni Rob sa sinabing iyon ng dalaga. Ha? Nagtaka niyang tanong. May lakas sa paggawa ng presentation. Nag-iisip ka na naman ng masama eh. Pagpapatuloy naman ni Jasmine sabay tawa. Namula naman ang 2 pisngi ng pinata at saka sumagot. Whatever, aniya. Ang nahanap sa ref ni Jasmine ay ang 1 linggo niya ng stock ng french fries kaya ito na lamang ang kanyang niluto. Ilang minuto pa ay natapos na rin siya at sinamahan na si Rob doon sa may sala. Here, may stock pa pala ako na fries sa ref, kain ka na, sabi ni Jasmine at saka ipinatong na sa may center table ang 2 niyang plato na may lamang fries at 2 sito. Napansin naman ni Rob na puro processed food ang stock na pagkain doon ni Jasmine, kaya inapunan niya ito. Puro processed food ang kinakain mo? Taas kilay niyang tanong sa dalaga. Umupo na rin doon si Jasmine. Oo, kung lalabas pa ako at pupunta sa mga restaurant para lang makakain ng fresh food, eh baka ngayon pa lang nag-stop na ako sa pag-aaral dahil sa taas ng expenses dito sa Maynila, sagot niya. Eh pwede ka namang mag-grocery ng mga gulay or meat or fish,
Dagdag naman ni Rob. I can't cook. At saka ubos oras lang yon. Pagkagaling ko kasi sa school, nakaupo na ako dyan at nagbubuklat na ng notes ko. Tapos pag sobrang pagod, dyan na rin ako nakakatulog. Paliwanag naman ni Jasmine. Napangisi naman si Rob. So, nag-aaral ka pala? Pabiro niyang tanong. Tinaasa naman siya ng kilay ni Jasmine. Anong palagay mo sa akin? Nag-aaral din ako, no? Para sa pangarap. Tugon niya. Tumangutang muna lamang si Rob. Okay, I think that's enough. Let's start. Sabi ni Rob na pawang nakaapat lamang na pirasa ng fries ang nakain. Sure ka? Paninigurado naman ni Jasmine. Yes. Matipid na sagot naman ni Rob. Okay. Sagot naman ni Jasmine at nagsimula na rin sila sa reports na kailangan nilang gawin. Ilang oras din bago nila iyon natapos. At sa wakas ay makakapahinga na rin sila. I think we're done. Anong oras na ba? Oh, 8 na pala. I need to go. Sabi ni Rob sabay tingin sa kanyang relo. Uminit naman si Jasmine dahil sa pananakit ng likod at saka humikab. Aalis ka na? Bakit hindi ka na lang muna maghapunan? Tanong ni Jasmine. Muling napatingin si Rob sa natitirang dalawang delata ni Jasmine. Eh, dalawa na lang yung delata mo. Kung kakainin pa natin ang isa, iisa na lang matitira sa'yo. At saka veggies lang din ang kinakain ko sa gabi. Salamat na lang. Mauna na ako. Sabi ni Rob at saka inayos na ang kanyang mga gamit. Sa huling pagkakataon ay muling tinanong ni Jasmine si Rob. Sigurado ka? Tanong niya. Yes. Nakangiting sagot naman ni Rob. Kailangan na rin kasing bumalik ni Rob sa kanilang campus dahil doon nakapark ang kanyang sasakyan. Okay, bukas na lang. Sabi naman ni Jasmine at saka sumagot naman si Rob. Okay, thank you. Aniya. Hanggang sa pintuan ay habol pa rin ang tingin ni Jasmine kay Rob. Bye! Ingat ka! Pahabol niya. At tila hindi na nga naaalis sa mga ngiting yon sa kanyang mga labi. Hindi na nga yata siya nakatulog dahil sa wakas ay bumabait na rin sa kanya si Rob. Sa isip niya ay sana magtuloy-tuloy na ang maganda nitong pakikitungo sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magtutuloy-tuloy na kaya ang magandang pakikitungo ni Rob kay Jasmine? Ano kaya magiging resulta ng kanilang presentation? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.